Palakpakan po natin ang Panginoon. Mayroon pong isang domestic helper sa pangalan po ni Celia ang nagbaka sakali sa Hong Kong para mabigyan niya ng mabuting kinabukasan ang kanyang tatlong anak, ang kanyang pamilya. Kaya pagkapanganak ng bata, 4 na buwan pa lamang ang kanyang bunso na pinangalanan niyang Daday, ay ito'y nakipagsapalaran sa Hong Kong. Ang kanyang 2nd anak na si Michael at that time ay 9 years old, at ang kanyang panganay na si Carla ay 10 taon. 6 na taon siyang nakipagsapalaran sa Hong Kong. Regular ang kanyang pagpapadala ng sulat sa kanyang pamilya. Subalit dahil salbahi ang kanyang amo, ang mga sulat na nanggagaling sa kanyang pamilya ay hindi ibinibigay. To the extent na namatay na ang kanyang asawang si Lando, na hindi man lamang niya alam na ito ang ikinagalit ng kanyang mga anak, lalong-lalo na ng kanyang panganay, na parang wala na silang halaga sa kanilang nanay. Oo, natatanggap nila ang padalang financial, subalit parang walang communication, kasagutan doon sa kanilang mga impormasyon na ibinibigay. Dahil hindi nga po natatanggap dahil hinuhold nung salbahin niyang amo. Nagbalikbayan si Celia pagkatapos ng 6 na taon sa Hong Kong at nalaman niya kung ano ang katotohanan. Doon lamang niya nalaman na patay na pala ang kanyang asawa. At alam niyang hindi maganda ang kalagayan ng kanyang mga anak, lalong-lalo na ng kanyang panganay na si Carla. Isang gabi ay sinundan niya ang kanyang panganay dahil hindi na ito nagkikipag-usap sa kanya. Bagkos nung makita siya, sinabi pang, "Bakit ka pa umuwi? Okay na kami dito." Sinundan niya ang kanyang anak isang gabi at nakita niyang ito'y nakikipag-inuman sa kanyang mga kabarkada at pinabayaan niya muna, at pag-uwi ay pinangaralan, at doon nalaman ni Celia kung gaano kalalim ang galit sa kanya ng kanyang anak. Pagkalipas ng 1 linggo, muling umalis si Carla. At nung puntahan ng kanyang nanay, lulong sa droga ang kanyang anak. Pinilit niya itong ibalik sa kanyang bahay, at pagdating sa bahay, heavy drama ang nangyari. Sagutan dito, sagutan doon, at nagkaiyakan. Nagkaunawaan ang mag-ina, at doon palang nagkapatawaran. Pag-uwi ni Celia, 16 years old si Carla, 15 si Michael, at 6 years old si Daday. Labis na naiyak si Celia dahil sa nangyari sa kanyang pamilya na akala niya ay okay lang. Bakit ito po ang ginawa kong pasakali sa ating pagninilay? Dahil si Celia ay maituturing nating mabuting pastol sa kanyang mga anak. Sabi nga niya doon sa dialogue ng kanyang anak na si Carla, "Hindi ko gustong alagaan ang mga anak na hindi ko kadugo habang ako'y nakikipagsapalaran sa Hong Kong, samantalang iniwan ko ang aking bunsong anak na sanggol dito."
Subalit tiniis ko ang lahat ng iyon para sa inyong kapakanan, para mabigyan kayo ng kinabukasan. Sabi nga po ng isang manunulat, the more you love someone, the more you sacrifice. At ito ang buhay ni Celia. Ito po ay pelikula, pinamagatang anak na pinangunahan ni Vilma Santos at ni Claudine Barreto, na kung saan hanggang ngayon nandoon pa rin ang mensahe para sa ating lahat na minsan ay nagsusumikap ang ating mga magulang, nagsusumikap ang namumuno sa atin, subalit tayong mga subordinates ay parang walang halaga ang kanilang pagsisikap. Subalit, hindi ito iniinda kagaya ng ginawa ng ating Panginoon. Kaya nga tatlong beses na nabanggit ng ating Panginoon ang pagpapakilala niya sa ating ebanghelyo ngayon, ako'y mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhas ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Hindi tayo kaano-ano ng ating Panginoon, subalit inialay ng Panginoon ang kanyang buhay para sa ating lahat. Ang pagiging mabuting pastol ng ating Panginoon ay nangangahulugan ng pag-aalay ng kanyang buhay. May nagtanong po kay Douglas MacArthur kung ano ang bertod ng isang mabuting pinuno, effective leader. Ang isinagot lang ni Douglas MacArthur, hanapin niyo ang taong mayroong virtue ng selflessness. Hindi inuuna ang sarili. Yun ang magiging epektibo at magkakaroon ng magandang kaayusan ang grupo kung makakakuha kayo ng pinunong mayroong virtue of selflessness. Ang magulang, inuuna ang kapakanan ng kanyang mga anak. Ang magulang, sabi nga sa matanda nating kasabihan, isusubo na lang ng magulang, iluluwa pa para sa kanyang anak. Sa pagiging mabuting pastol ng ating Panginoon, hindi lang sa mga magulang, government official, church authority, mga pinuno na hinihikayat ng ating Panginoon ngayon, na magkaroon ng concern, malasakit sa kanyang nasasakupan. Sa pagpapatuloy po ng ating banal na Eukaristiya, hilingin po natin sa ating Panginoon na nawa ito po ang ma-imbibe sa bawat isa sa atin.